Siyang kabilang sa Task Force Bangon Marawi na ngakong pabibilisin ang pagkumpleto ng lahat ng proyekto sa lugar. Sa pulong ng member agencies noong May 5 sa Cagayan de Oro, inulat nitong on track ang rehabilitasyon ng Marawi City at malaki na umano ang progreso sa lugar. Kausapin natin ang mayor ng Marawi, si Mayor Mahul Usman Gandam, na kaugnay sa ginagawa pa rin pong rehabilitasyon. Magandang morning. Welcome po sa Sakto, Mayor. Magandang umaga po sa Jeff Ganoy at sa ating mga taga-tinig. Magandang umaga po. Salamualaikum. Mayor, parating na naman tayo sa anniversary mark next week dito po sa Marawi. Ilang porsyento na po ba ang natatapos sa ginawa pong rehabilitasyon doon po sa may main battle area ng Marawi? Sa ngayon po, kung ang pag-usapan natin yung ating mga public infrastructures ay halos tama po yung narinig ko kanina na halos patapos na rin po yung mga ating itong mga proyekto na ito na in-implement ng ating gobyerno. Ang inaantay lang ho natin yung talagang pagbabalik ng ating mga kababayan mismo sa loob ng most affected areas. Yun ho talaga ang missing link. Nakikita natin na iniingganyo natin ang ating mga kababayan na magsimula na pong magpaayos o magpagawa ng kanilang mga bahay dito ho sa loob ng Ground Zero. Ngayon, sa ngayon po ay nasa sagunsungan ako at dito pa rin po ang ating mga kababayan na sa temporary shelters. At yun po ang ating challenge. Yung sa mga public infrastructures ay halos patapos na po yung ating mga proyekto. Mayor, ilan pa po yung nasa mga temporary at transition shelters po natin? Sa ngayon po ay dahil ho sa pamimigay, pamamahagi ng mga permanent shelters sa mga nakaraang taon, ay kumunti na ho ang ating mga dito ho sa mga temporary shelters. Although mayroon po tayong mga nakikita na dito pa, probably doon sa mga naiwan ng mga pamilya, yung mga sharers at yung mga nagrerenta po, na kung saan hindi ho nabigyan ng permanent shelters. Kasi ho, ang mga permanent shelters ay nilalahan ho yan doon sa ating mga kababayan na hindi na ho makakabalik sa Ground Zero dahil yung mga lupain na kinatatayuan ng kanilang pamamahay before the siege, ito po ay nasa danger zone or ito po ay pagmamayari ng gobyerno. Ito po yung mga reclamation area. So, meron pa rin ho nakikita, walit hindi na ho kagaya ng dati. Oo. Pero sa ngayon, Mayor, nung huli ko pong bisita dyan noong Oktubre, ang marami naman po gustong bumalik na sa main battle area, magtayo, pero may mga ilang pong challenges sa kanila. Una na po ay yung budget. At marami po yung umaasa sa kanila doon sa Marawi Compensation Law na bibigyan po sila ng danyos para po sa nangyari. Kamusta po yun? Nung huli ko pumunta dyan, hindi pa nabubuo yung compensation board. Umuusad naman po ba? At may kailan po ba aasahan na ibabahagi sa kanila yung danyos? Tama po yan. Yun po naman talaga naging challenge, no? Ang problema natin. Taon-taon na pinag-uusapan natin ang nangyari ho sa Marawi City. Isa po yan sa napakalaking challenge, yung saan kukunin yung pagsisimula ng pagpapaayos o pagpapagawa ng mga bahay ng ating mga displaced constituents. Pero nakikita din natin na marami na, meron na rin hong nagsisimula sa kanilang sariling inisyatibo. At yung tanong nyo na kung kailan gugulong, ito po ay nakasalalay po sa binuong Marawi Compensation Board kung saan last year po ay nag-appoint or ngayong taon na po ay nag-appoint ang ating mahal na Pangulo ng mga membro ng board at pinangunano ng isang chairperson at yan po ay ating inaantay kung saan nakipagpugnayan din ho sila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at sa local government of Marawi City para doon ho sa pag-process ng mga applications ng ating mga would-be beneficiaries. So yan po ang ating inaantay ngayon. Yan ho ang kulang. Para mapabilis, yan po ay nasa ating national government dahil kailangan po ang pondo. Yan po ang napaka-importante. May board naman po, wala pong pondong ipamamahagi. Mahirap din, ano, Mayor? Tama po yan. Yan po ay na-established, na-organized. Pero ang pinaka-importante po doon yung ating pondo doon sa mga Naputol si
Mayor, marami pa sana tayong tanong, lalong-lalo na dun sa issue ng tubig at kuryente. Yun daw yung dahilan kung bakit marami yung nahihirapan makabalik sa main battle area. Nandun siguro si Mayor sa... Nasa Sagunsongan daw siya, may mga parts doon na bumabagsak talaga yung signal. Anyway, maya-maya, siguro balikan natin si Mayor para malaman pa kung ano ba yung susunod pang plano. At 6 years, gaganapin na sa May 23, yung anniversary ng unang putok ng Marawi Siege. At yung tapusanay, nababanggit po ninyo na isa sa mga challenges ay yung compensation po. Sabi po ninyo, nag-aantay pa po tayo ng pondo mula sa national government. Tama po yan. At yan po ang inaantay ng ating mga kababayan na magsimula na ho na mabayaran yung mga claims nila. Dahil nagsisimula na rin po sila mag-sumiti ng mga requirements kung saan yun ho ang nilatag ng ating mga appointed members of the compensation board. At tumutulong naman po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para nang sa ganun ay mapabilis. Lalo na ho ang local government of Marawi City ay kung saan na po ang may tutulong natin sa compensation board. Lalo na ho sa mga dokumento na kailangan na ma-submit ng ating mga claimants. Opo. Mayor, isa pa po sa mga challenges na sinasabi po ng mga residente nung huli ko pong punta dyan noong October ay ang hirap po magtayo dun sa main battle area dahil po sa problema sa kuryente at saka sa tubig. Naresolba na po ba yun, Mayor? Actually po, hanggang ngayon po ay ongoing naman po. Yung nabanggit nyo na mga facilities, utilities, yung water system, yung... electric system ay nandiyan na po. Ginagawa na ho ng ang water system ay ginagawa po ng LOA. Ang LOA ho ang implementing agency. Ang electric system ay ginagawa ho ng ating kooperatiba dito sa Marawi City, Llano del Sur, yung Laso Rico. Marami ho, ang sabi ko ho, ibang kababayan natin na nagsisimula na ho at mayroon na pong ibang loob ng ground zero. So yun know, ay those are I would say na minimal concerns, no? As compared doon sa majority of our constituents na nagsasabi na wala pa pong pondo. Wala pa pong pondo na para simulan ng pagpapagawa ng kanilang mga bahay. And I think napaka-importante po na mas mapabiliso natin itong pagbibigay ng assistance, financial assistance o support ng ating gobyerno to the compensation board. Opo. At lastly na lang po, Mayor, may bago na po bang timetable? Kamusta po mga kababayan po natin? Ano pong pakiramdam nila 6 years after nung first shots were fired sa Marawi sa siege po, nagsimula po ng siege? Kamusta po 6 years after at kailan po ba talaga tuloy na sila makakauwi? Yung iba, oh, karamihan po ay nakapag-establish na ng kanilang residency sa ibang lugar, lalo na ho sa ibang barangay dito sa Sagunsongan, kung saan yung iba ho ay mas nais na manatili dito, lalo na ho yung sinasabi ko sa inyo na mga nagre-renta lang or mga sharer before the siege, eh, kung saan ho alam nila na wala na ho silang mababalikan doon. Opo. Yun ho ay parang ang sinasabi natin, nandito ako sa Sagunsongan, parang napaka lumaki ng komunidad. Yung iba man naman po ay well of course hindi ho natin na ma-deny na talagang yung impact ng Marawi City ay napaka lalim po, no? Kaya itong paggunita ho natin, hindi ho natin ginugunita yung mapait na nangyari ho dito sa Marawi, kundi ho ang pinapaalala po natin sa ating mga kababayan na ang kapayapaan o ang progreso ng isang lugar ay hindi ho nadadaan sa ganong pamamaraan, dahas. Kaya ho, sana ho ay patuloy po ang ating, yung ating accomplished na gains po, kapayapaan ho dito sa Marawi City at itong konting development na natatamasa natin na sana ho ay tuloy-tuloy at hindi natin mababalikan yung nangyaring dito sa Marawi City, yung Marawi City. Mayor, maraming salamat po sa update na ibinigay niyo at syempre po baka kita-kits tayo soon ulit, Mayor. Alam mo namang nagagawi ako diyan tuwing May, tuwing mag-anniversary, no. Thank you, Mayor. Sige po.
Sige, thank you. Maraming salamat po. Ingat po, yan po si Mayor Mahul Usman Gandamra.